We are more than just a church. We are a family. A family who deeply cares for each other. A family who puts Jesus at the center. A family who is united by God's perfect love. Together, we serve one purpose. Together, we do the vision. And together, we strive hard to reach our goal. We believe that life is better when shared, and that is why we do life together. Reigning Light Family is composed of many groups full of life, where we experience life full of excitement and significance. We believe that together, we can do more, we can achieve more, and we can be more. We are here to transform this nation. We are unified to make a great impact. We exist to make a great difference, not just where we are, but in many places around the country, and even around the world. Our leaders, Pastor Nito Peren, our spiritual father, with his wife, Pastora Tess Peren, our spiritual mother, they are being used by the Lord to help other churches to be equipped and strengthened in doing Jesus' mission. We are on the same boat. We are working for the same goals. We are doing the same thing. We will continue to reign, and we will continue to shine the light of life. We are the Reigning Light. Good day, family! Ako nga pala si Christine, at ako naman po si AJ. And we're so excited to welcome you sa ating worship celebration! Happy Sunday to each and everyone na dito sa home! At lalo na sa mga nakatune in sa ating live streaming! O pwede bang huwag niyong kalimutan i-mention yung friends nyo, yung loved ones, and also yung family mo para hindi lang tayo makaka-receive ng word ni Lord ngayong araw na to. Yes, and remember to share our live streaming. You will never know, maybe yung Facebook friend mo, next in line na siya para makakilala sa Lord. And you might be the one na gagamitin ng Lord para mapanood tong live streaming na to. Yes, AJ, tama ka dyan. And sa tingin ko, yung family natin dito, alam ko na excited na pa rin. Yes! Excited dyan! Woo! Yes, naniniwala ko na daming gagawin ng Lord ngayon at excited tayo. Pwede bang marinig at mag-ingay yung mga nandito sa home? Yes! And I know we have our personal reasons why we are gathering here today. Alam ko yung iba dito sa atin may puso nagpapasalamat sa Panginoon because of His goodness, generosity, and protection. And if I may ask you, AJ, what are you thankful for today? And isama mo na din yung takeaways mo last Sunday. Alam mo, Tina, I'm very thankful din sa Lord ngayon dahil sa another life and another chance na binigay sa atin. Dahil isang privilege yung buhay tayo ngayon. And isa sa mga takeaways ko nung Sunday, dahil everyday meron tayong chance para mag-decide kung paano ba tayo susunod sa Lord. And isa rin sa mga natandaan ko din sa, at hindi ko makakalimutan na sinabi ni Pastor, huwag tayong lumalim sa pagsuway. Mas lumalim tayo sa pagsunod. At amen! Gagamitin natin at magdidesisyonan natin every day. Amen. Ikaw naman, Tim, ano yung takeaways mo ng Sunday and ano yung thankful ka ngayon sa Lord? So, yung pinagpapasalamat ko naman ngayon is naging grateful ako sa Lord ngayon dahil nakikita ko na yung mga mukha ng ating family dyan. Yeah! And nagpapasalamat din ako sa privilege na binigay sa atin ng Lord every day ng buhay natin kasi sa every day ng buhay natin may panibagong opportunity ang binibigay si Lord. And yung mga ko last Sunday, katulad ng sinabi mo, na sinabi ni Pastor, na huwag tayong lumalim sa pagsuway, kundi lumalim tayo sa pagsuway. And kayo naman, family, kung meron kayong takeaways, and kung ano yung pinagpapasalamat nyo ngayong araw na to, pwede nyo bang i-share yan or i-comment nyo sa ating comment section para makita din ang iba nating family. Yes, i-type nyo na yan at i-flex natin sa comment section kung ano yung kabutihan na ginawa sa atin ng Lord. Yes, AJ, tama ka dyan. So, ayan, alam ko, excited na ang family natin worship the Lord. And yeah. Excited ka na ba, AJ? Excited na. Pwede din bang magingay dito sa home yung mga excited na? Woo! Yeah! Ayan, so huwag na natin patagalin pa, family. Let's worship! Let's worship! One, two, three, go! Woo!
To question God. Excited po ako na makasama po kayo. Sino po dito excited? Alam mo, may matinding gagawin ng Diyos sa'yo. Yan. So, maganda ho na kapag ka ikaw ay nakikipag-date, masaya ka. Tapos, lagi kang excited, masaya ka, tapos excited, hindi ka tumitingin sa oras kasi hindi ka naiinip. No, kasi ikaw ay masarap. Maganda sa pakiramdam na nag-i-stay ka sa mahal mo. So, pag-uusapan natin ngayon at gusto kong ibahagi sa inyo, maaring malaki ang problema ng ilan sa atin na naghahanap tayo ng punto na makabalik. Maaring ang layo-layo na natin, maaring pagod na pagod ka na, pero hindi mo alam kung paano ka babalik. So, I just want to share
turning point. Yung pong punto ng pagbalik. Marami pong gustong makabalik pero hindi pa po yun yung sinasabi nilang time. Pero lagi po ninyong tatandaan, God is a God of many chances. Kung bakit ka naandito ngayon, kasi mahal ka ng Diyos, at alam ng Diyos yung iyong pinagdadaanan, alam ng Diyos ang iyong nararanasan, at alam din ng Diyos yung iyong pinagdaanan na. Pero maganda sa Diyos ngayon, gusto niyang makabalik ka sa Kanya. So, turning point is very important kasi ito po yung opportunity para makahanap ka ng U-turn slot. No, para po muli makabalik ka. Maaring kagaya namin kahapon, nagbike kami. Mula sa Binangonan, umalis kami ng 5:30 dyan sa Michelle. Tapos po, pumunta kami, dumaan kami ng Cardona, dumaan kami ng Morong, dumaan kami ng Baras, umakyat kami ng Tanay. Pag-akyat po namin ng Tanay, sabi namin, diretso tayo. Alam nyo, pag dire-diretso ka pala, kahit pagod ka, hindi mo na mamalayan. Pero habang tumatagal pala, lalo ka napapagod. Yung pababa na daan, pakiramdam mo, paakyat na rin. Tapos yung gulong ng bike mo para nakakapit sa espalto. Kasi unti-unti na palang nauubos yung lakas. At ang pinakamahirap po sa lahat, mas malayo na yung aming narating kaysa bumalik. So hindi na po kami nag-U-turn, hindi na po kami, hindi na namin naisip yung turning point kasi mas malayo na yung bumalik kaysa magpatuloy. In the end, nahirapan kami sa biyahe. Nag-brunch po kami ng 1 o'clock. Yung kasama namin, nagka-cramps na po yung ganito. Lalo kaming bumagal. Kasi, minsan yung yabang. Kaya pakisabi sa katabi, yung yabang. Oh, talaga pong napayabang po ako kasi gawa na sabi ko, hindi, pababala ng pababayan. Tapos nung sinasabi niya sa akin, Pastor, parang pataas pa rin. Sabi ko, mukhang binago ang daan ngayon. Turning point is very important, especially when it comes to our relationship with God. Alam niyo, marami tayong mararanasan sa buhay na yun ang tawag ko mga alarming stages. Because we try to live outside the will of God. We try to live in our own. Yan po yung mga bagay na ating pong naranasan. Kasi nga po ang tao ma-pride, ang tao magaling, ang tao madiskarte, at nagpapanggap na po siya na para siyang Diyos. Na yung iba nga po sa sobrang pagpapanggap niya na hindi niya na kailangan ng payo, hindi na siya nakikinig. Meron bang ganun dito? Sa sobrang galing niya, wala na siyang pinakikinggan. Meron bang ganun? Liars go to church. Ako na experience ko yun. Yung galing ko, ginigiit ko. At yun po yung problema ng sangkatauhan. Pag hindi tayo marunong magpasakop dun sa sinasabi ng Panginoon. Alam nyo, we are on a series about the life of Jonah. And dito ay pinakita ng Diyos that He is a merciful God. He is a loving God. He is a Savior. And He wants everybody, everyone to be saved. Yun po yung gustong-gusto ng Diyos. Noong po mga una, pinag-usapan po natin yung calling. At pinag-usapan din natin yung runaway. This time, pag-uusapan po natin yung turning point. So, ito yung mga bagay na nangyayari sa atin kapag tayo po ay naghahanap na ng puntong pagbalik. So, when we feel something in our life, in our journey, nagkakaroon na po tayo, nakikita na natin kung ano yung kondisyon natin, and pag nakita mo na yung hindi magandang kondisyon, doon lang tayo nagkakaroon ng decision to go back. Pero yung mga bagay na pinagdaanan mo, hirap na hirap ka, yung mga bagay lungkot na lungkot ka, yung mga bagay na sugatan ka, sakit na sakit ka, and halos hindi ka na makagalaw. Hindi ka na makasunod. At nakikita mo yung sarili mo na parang wala nang kwenta. Tapos yung mga tao sa paligid mo, wala ka nang ibang nararamdaman kundi
naiinis ka sa kanila. Kasi ikaw lang ang mabait. Meron bang ganan? Tahimik yung katabi mo, lalo pag asawa mo yan, tahimik yan. Kasi ayaw nila mahalata na nagsisikuhan kayo. So, importante po na naiintindihan natin ang mga bagay na ito. Alam nyo, pagka po tayo po ay masyado nang lumalim sa pagsuway, no, yung pong buhay natin malayo na doon sa kalooban ng Diyos, yan po yung kailangan na nating maghanap ng U-turn slot or turning point. And then kapag ka po kailangan na natin ng redirection. No, kailangan ng redirection sa buhay natin na bumalik tayo. Huwag tayong mahirapan. Huwag nating panindigan. Tanggalin natin yung yabang. Let's go back. Para guminhawa na tayo. So, minsan doon sa redirection na yon, nakikita yung ating situation, nakikita yung ating circumstances in life. And then, if you go back to God, ma-experience natin yung realignment to God's vision and purpose. So, marami pong mga tao, hindi po nila maintindihan ang mga bagay nito, kaya po nagkakaroon po sila ng pride, nagkakaroon din po sila ng pagpapatuloy kahit nahihirapan. So, ito yung bagay na gusto kong makita ninyo to about turning point. So, si Jonah, meron po siyang stage sa kanyang life na na-experience niya ang lahat ng bagay na hindi maganda. Near-death experience. Na-experience po ni Jonah yon. And then na-experience din ni Jonah na siya po ay naging rejected sa mga kasama niyang tao. In fact, siya po ay naging dahilan para po yung unos ay tumigil, inihagis po siya sa dagat. So this is all about the life of Jonah. And after that, God provided a huge fish for him to be saved. For him to go back on his track. Para ho, hindi lang magbumalik doon sa plano ng Diyos sa kanyang buhay, kundi ma-accomplish niya kung ano yung ipinagagawa ng Diyos sa kanya. So this is all about the life of Jonah. And after na nagkaroon siya ng decision, after nung kanyang prayer, nag-decide siya, and then here we go, the grace of God. Iniluwa siya ng isda doon mismo sa kanyang mission field. Doon sa kanyang divine assignment. So God is a powerful God. He knows everything and He can control everything. And after po noon, na ilagay siya doon sa lugar ng Nineveh, yung pag-uusapan natin is the chapter 3 ng book of Jonah. And here we go. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. So after po na siya po ay makabalik doon sa divine assignment niya, makabalik doon sa kanyang calling. The message of God is still the same. God is powerful, yet He never changed. Ang mensahe niya sa pangalawang pagkakataon, pareho lang. Pareho lang. So, yun po yung bagay na gusto kong makita po ng bawat isa sa atin. If you go back to God, the message is the same. Your assignment is the same. You can run, but you can't hide. Pwede kang tumakbo, pwede kang lumayo, pero hindi ka makatatago sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung buhay mo, alam ng Diyos yung kakayanan mo, kasi siya ang iyong maker, siya yung iyong manufacturer, siya yung iyong creator. And He had a plan and purpose for your life. So sabi niya ni Lord doon sa second message niya, go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Every one of us na nabubuhay sa mundong ito, may message si Lord. You are not an accident. Kahit na anong pinagdaanan mo, ano ang sitwasyon mo, may mission ang Diyos sa buhay mo. Kaya hindi masasayang yung iyong pinagdaanan. No, hindi masasayang kung ano yung iyong naranasan. At hindi masasayang ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyong buhay. Makita mo lang ito, nagamitin mo sa tama. Hindi masamang magkamali. Normal na nagkakamali sapagkat tao tayo. But learn from it. Learn from it. So if you committed mistakes, because mistakes is missing the mark.
May plano ang Diyos sa iyo, may goal ang Diyos sa iyo, but you miss it. So that's mistake. Pero ang maganda sa Lord, pwede kang bumalik sa Kanya. At titingnan Kanya na hindi nabawasan. Titingnan Kanya na hindi mababa. Titingnan Kanya na ikaw ay Kanyang anak na minamahal. So what is the message of God to each and every one of God, every one of us? So, when we work in partnership with God, the same message for the second time. Parehas lang yun. Anong ibig kong sabihin? Hindi perpekto ang lahat ng tao. Nagkakamali ka. Pero pag nagkamali ka, hindi nangangahulugan na mas mataas ang iba kaysa sa sayo. At ganito din naman, pag nagkamali ang kapatid mo, huwag mong titingnan mas mataas ka kaysa sa kanya. Because we are equal. We have a purpose, we have a divine assignment that we need to accomplish. Because God has a purpose in our life. So kailangan magtulong-tulong tayo para ma-accomplish ang mission na yon. Kaya pakisabi sa katabi, hindi ka lang uupo. May gagawin ka. So pag nagkamali ka, huwag ka naman magyayabang. Ikaw nang mali, ikaw pa mayabang. Pero kapag ka naman ikaw yung nasa tama, dapat magpaalala ka. Tinan mo yung katabi mo, buti nalang nandito ka ngayon, kapatid. So your life has a message, and the same message. We have the message of restoration, we have the message of reconciliation, and the ministry of reconciliation. Let us help one another to reconcile to God always. Kasi ang mga tao talaga, laging gustong lumayo. Nagmamahal yan, pero papalayo. Mahal kita. Mahal kita. Iba na yung sinasabi niya sa ginagawa niya at saka sa aksyon niya. Yung words niya, iba. Mahal mo ba si Lord? Oo naman. Gawin natin ang gustong ipagawa ni Lord. Saka na lang. Pero mahal mo si Lord? Oo naman. So may mga bagay na ganun sa life natin. But I tell you, kaya tayo nagpapaalalahanan kasi alam natin na may panganib sa paglayo sa Diyos. Mapapahamak ka, masasaktan ka. So what is God's message? God's message never changes. Even His plan of salvation, His plan of reconciliation, and plan of restoration. The message of God is still the same. Gusto ba ng Panginoon na maligtas ka? Gusto ba ng Panginoon na maligtas ang buo mong pamilya? So hindi gagamitin si pastor. Ikaw, pag uwi mo doon, dalhin mo ang kapangyarihan at ang salita ng Diyos. Huwag kang maging Jonah. Huwag kang maging runaway. At huwag mong titingnan ang sarili mo mas makapangyarihan, mas matindi ka kasi nakapag-church ka ngayon. The more na ikaw ay nandito ngayon, dapat mas maging responsible ka. Dapat makita kung ano yung narinig mo, ano yung na-receive mo, and then whatever you receive, whatever you gain on this moment, you need to share it to others. Tinan mo yung katabi mo, may pasaway ka bang ate? May pasaway ka bang kapatid? O kahit pasaway ka ngayon, naniniwala ako, pag hinipo ka ng Diyos, may mangyayari sa'yo. Because this is the time for you to change. So hindi sapat na nandito ka sa church, hindi sapat yun na nakaupo ka dito. That is not enough. The most important thing to God is your way of life. Yung uri ng pamumuhay natin. So the same message for the second time. The message of salvation, the message of reconciliation, and the message of restoration. Gusto ba ng Panginoon na ang pamilya mo maayos? O ikaw lang talaga ang gusto magwasak? Kasi masyado kang judgmental. Yung ginawa sa'yo noon, hanggang ngayon, sariwa pa. Eh, year 2000 pa yun. Hanggat hindi ko nalilimutan. Alam niyo po ba yung mga katagang yun? Ang pagpapatawad wala sa isip. Ang pagpapatawad nasa desisyon. Kahit masakit pa rin, pipiliin kong patawarin ka. Bakit? Ganyan ang ginawa sa akin ng Panginoon. So mga kasama, hindi natin maia-advance ang mga bagay na ito na wala tayong gagawin. So, the same message for the second time. Why is it the same message? Because there is
The peril of wickedness. Meron pong panganib doon po sa pagsuway. Meron pong panganib doon sa kasamaan. Alam niyo po ba, kapag ikaw ay masuwayin, yan po yung ugali na pinakapangit. Pag natutunan mo ng sumuway, yan po ang pinakaugaling pangit. Yung pagsuway, yan po yung mga hindi halata. Pero ugali yan. Tinan mo yung katabi mo. Ang pagsuway, hindi halata, pero ugali yan. Sino dito nung bata ka, sabi na nanay mo, anak, umuwi ka ng maaga, ha? Tapos sabi mo sa sarili mo, opo, nay, nakangiti ka pa, bye-bye. Pero nasa isip mo, umaga ka na uwi. May mga bagay na binibigay sa atin na magagandang guidelines, may magandang protection para sa'yo. Kaya lang, merong nabubuo sa isipan mo, sa espiritu mo ng pagsuway. So kaya ang pagsuway, mga kasama, may panganib yan. Pakisabi sa katamay, may panganib yan. Pag nagsimula kang sumuway sa Diyos, susunod ka sa kaaway ng Diyos. Dalawa lang ang pwede mong gawin. Yung pagsunod sa Diyos o yung pagsunod sa kaaway ng Diyos. Papaano mangyayari na pagsunod sa kaaway ng Diyos? Pag sinunod mo na ang iyong kalooban, pag sinunod mo na ang iyong kagustuhan, yung man's will, hindi mo na masusunod ang God's will. Kaya mga kasama, mahalaga po na maintindihan natin na may panganib sa pagsuway. So the peril of wickedness or disobedience, yan po yung pinakamahirap na matutunan po natin. No, destruction and punishment po yan. So tayo po ay mawawasak, masisira, at saka po tayo ay parurusahan. I tell you, hindi ang Diyos ang magpaparusa. Yung ginawa mo. Yung ginawa mo ang magpaparusa sa'yo. Umalis po kami ng 4:30, at rather 5:30 ng umaga. Nag-bike kami. Pagdating ko po ay 4 o'clock na ng hapon. Almost 12 hours kaming nag-bike. Mas matagal kaming magkasama kesa sa aking asawa. Alam niyo po, pagpasok o pagkatok namin ng gate, kasama ko si Matthew, may pasalubong pa ako siyempre para nakangiti siya. Oy, tip sa mga may asawa. Tsaka huwag kayong magpapahalat ang pagod. Hindi na kayo makakaulit. Alam niyo, pagdating namin doon sa gate, hindi ko na po halos may sahid yung pa ako. Tapos pagkatok ko, hinang-hina na ako. Ito ngayon, pagpasok ko, yung bike ko, talagang hirap-hirap ako, pero nakangiti pa rin. Antok na antok ako, hirap na hirap ako. Sabi ng asawa ko, huwag ka muna matutulog, pagod na pagod ka. So hindi ako natulog. Pagkatapos, noong pungsyan ng tulog, hindi na ako makatulog. Sa sobrang pagod. Mga kasama, hindi gusto ng Diyos yun. Pero ako ang may gawa nun. Sometimes in our life, may mga bagay na dinidesisyonan mo na parang masarap pero pinahihirapan mo ang iyong katawan. May mga bagay kang ginagawa, especially sa relasyon, na pinapahirapan mo ang iyong kalooban. Kaya yung mga bagay na mali na ginawa mo, hindi ang Diyos ang nagpaparusa sa iyo, yan ay balik ng masamang ginawa mo. Kaya huwag mo sisihin, Lord, bakit ako? Sabi ni Lord, bakit nga hindi ikaw? Because we are responsible to our own action. Kasi dahilan sa magaling ka, may lakas ka, may kaya kang gawin, ay pwede naman magbike. Hindi, makakabalik tayo. Ginawa namin, hindi na kami bumalik, kundi dumiretso na kami. Kaya lang, nagsuffer ako. Hindi ako makatulog. Pabali-baliktad akong ganun. Kahit na anong pray mo, hindi ka pa rin makatulog. So, hindi nakasalanan ng Diyos yun. Ako, may kagagawa nung kaya, Lord, sorry. Nung mag-sorry na ako sa Diyos, doon ako nakatulog. More than 1 a.m. in the morning. Nakapanood pa ako ng Philippine-American Christian Convention. At nung ako na magsasalita doon sa
Hindi ko na kinaya. 5:30 kasi ako ng oras natin dito. Doon ako naka-airing time sa kanila. So mga kasama, meron talagang kapahamakan pagpasaway ka. Ang malaking problema, hindi mo ramdam yun. Bakit? Nakaka-enjoy kaya mag-bike. Ang ganda ng nature pa, picture-picture pa. Alam ko, sabi mo sa mga kasama ko, basta magpapapicture tayo, huwag niyong halatang pagod, ha? Para maka-encourage tayo sa iba, mag-bike din sila. Alam niyo, yung ganun sama, pero papalakasan na lang kami ng loob, no? Kasi maya't-maya na kami nang inom ng tubig. Hindi pa kami nag-aagahan, hindi pa kami nagtatanghalian, ay anong oras na? So mga kasama, may mga bagay kang ginagawa na it seems like enjoyable, but you are punishing yourself. Sino dito yung may karelasyon? Sinaktan ka na hindi dapat. Ikaw ay mabait, pero sinalbahe ka pa. Kaya dapat galit ako. Alam mo ba, pag galit ka, yung asawa mo o yung anak mo o yung nanay mo, masayang masaya, ikaw hindi. Kasi pag galit ka, hindi mo mahal ang iyong sarili. Pinarurusahan mo yan. There is a peril of disobedience. You are punishing yourself and you are destroying yourself. Kaya mga kasama, gusto kong maintindihan nyo, the sweetest revenge, kung kayo po ay may kaaway, may nagalit sa inyo, gusto nyo maghigante, na masarap sa inyong kalooban, the sweetest revenge is to forgive. Ang pinakamasarap na paghihiganti, pagpapatawad. Kasi ang kaaway, ilalagay lahat ng makakasakit sa'yo, pampasira sa'yo, pampawasak sa'yo, para huwag mo lang gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. So, ano yung nangyari dito kay Jonah? Alam niyo po, nung bumalik si Jonah doon sa kanyang assignment mula sa Lord, naghumingi siya ng tawad, bumalik uli ang Diyos sa kanyang protection. Merong protection, merong provision si Jonah. Merong empowerment kay Jonah. At ang ganda nitong ginawa ni Jonah, at ito yung gusto kong maintindihan natin ngayon, na huwag mong ilagay ang iyong sarili sa panganib, huwag mo siyang saktan sa pamamagitan ng pagsuway sa Diyos. May panahon ng pagbalik. May pagkakataong makabalik tayo sa Diyos at ipagagawa sa atin ng Panginoon. In verse 3, ito na yung magandang aksyon ni Jonah kasi natuto siya. Sabi mo sa katabi mo, natuto si Jonah. Kaya maganda ngayong umagang ito, matuto din tayo. Na mga kasama, pag pinapaalalahanan ka, pag pinagsasabihan ka, hindi sila kontrapelo. Sila yung mga tao nagmamalasakit at nagmamahal sa'yo para huwag masira future mo. Lalo na yung mga kabataan ngayon, matitindi mga kabataan ngayon, magagaling dumiskarte yan. Eh, ang kabataan ngayon, yung parang tama sa kanila, yung mali, parang tama sa kanila. At yung parang tama ay mali sa kanila. Because they were deceived. No, hindi nila alam kung anong gagawin. But si Jonah, ito maganda kay Jonah. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through it. 3 araw na lalakarin mo. Malaking syudad yun. Tapos, hindi ka lang naglalakad, sumisigaw. Magsisi na kayo, manumbalik kayo sa Diyos, sapagkat wawasakin ng Diyos ang bayan na ito. So, itong ginawa ni Jonah na ito, Jonah began by going a day's journey into a city, proclaiming 40 more days, and Nineveh will be overthrown. Sinasabi niya na 40 araw na lang ang bansang ito at ito ay wawasakin ng Diyos. Sa loob ng 3 araw, yun yung kanyang mensahe. May warning, 40 araw lang wawasakin ng Diyos ang lugar na ito. Sino si Jonah? Si Jonah na tumakas sa Diyos. Si Jonah na pinarusahan niya ang kanyang sarili. Pero ngayon, si Jonah bumalik uli siya sa Diyos. Kaya mga kasama, huwag niyong bigyan ang inyong sarili ng pagkakataong lumayo sa Diyos. Yes, nagkakamali tayo, pero bawat pagkakamali natin, lalo tayong bumabalik sa Diyos. At ang pagkakamali natin, natututo tayo. Alam niyo po ba na ang pinakamasarap na iyong natutunan ay yung matutunan mo sa pagkakamali. At walang kwenta ang pagkakamali nang wala kang natutunan.
tinan mo yung katabi mo, hanggang ngayon, mali pa rin yan. Kasi hindi mo alam ang tama sa mali. No, makakasama, ako po, nagkamali ako. Akala ko pagka ikaw ay magandang lalaki, dapat maraming chicks. Di ba, Sonel? Si Sonel, ang ganda, nakaganan si Sonel sa akin eh. No, yung pagkakamali ko yun, yun ang trend ng mundo, na dapat pag maganda ka, dapat may boyfriend ka. Tsaka dapat sumasabay ka sa mga kabataan kung anong ginagawa nila. Masyado namang KJ ang church na yan. Ang daming bawal. Hindi yan bawal. Protection mo lang yan. Pag ginusto mo naman yan, hindi ka namin pipigilan eh. Pero sa dulo, ikaw magsasakripisyo. At pagbabalikan at taos-puso ka ba rin naming tatanggapin? Marami na kaming na-experience na ganun. Umiyak, Pastor. O anong yan? Buntis po ako. Babae ka ba? Oo po. Ba, okay lang yan. May boyfriend ka? Meron po. Nagagalit po yung magulang ko sa amin. Pati po yung lalaki nagagalit. Pero Pastor, ba't hindi ka nagagalit? Sabi ko, hindi rin ako natutuwa. Pero ang natutuwa ako, bumalik kayo dito. Ni-restore kayo ng Panginoon. At alam ko, gagamitin kayo ng Panginoon. So tandaan nyo, pag bumalik kayo sa Diyos, sa kabila ng kapalpakan ninyo, God will protect you. Babalik uli ang proteksyon ng Diyos. Hindi ka niya susumbatan. Uy, ang dami mong kasalanan ha, ang dami mong niloko ha. Ang dami mong babae ha. Hindi ka niya susumbatan ng ganun. Di ba, James? Hindi mong gaganon si Lord. Si James, tapat yan. At tumigil ang mundo. Na, mga ano na po kasi ito, mga earning na to kaya paparapol na rin natin yan. Di, huwag kayong mapipressure, ha? Gusto ko lang po kayong ihanda doon sa next level ng life ninyo. Huwag niyong gagawin kasi sinabi ko, baka balang araw, Pastor, pinag-aasawa mo kasi ako. Hindi ko kayo pinag-aasawa. Ngayon, pero mag-aasawa kayo. Ang desisyon, ikaw pa rin. Gusto ko lang maging maganda ang future nyo. No, kaya tayo, pamilya tayo dito. Hindi mo kinakailangan maging perfecto. At hindi mo rin kinakailangan i-impress ang mga tao na magaling ka sa lahat ng bagay. Ang mga lagalang ang totoo ka at masunurin sa Diyos. So, pag nagkamali ka, balik ka lang uli sa Diyos. So, si Jonah, for 3 days, inikot niya yon. Sumisigaw siya. Sabi niya, magsisi kayo, manumbalik kayo sa Panginoon, sapagkat 4 na pong araw lang ang palugit sa inyo ng Diyos. At gugunawin, sisirain ng Diyos, wawasakin ng Diyos ang lugar na to. Eh yung mga tao sa Ninibe, alam nila yung Sodom at Gomora. Kung bakit nasunog ang Sodom at Gomora, hindi dahilan sa Diyos. Matigas ang ulo ng tao. Yun yung bunga ng kanilang ginawa. Iniinsulto nila ang banal na Diyos. Tinan mo yung katabi mo, buti nila nandito ka ngayon. At ang sabi, mababasa mo kasi sa iba, pinarusahan ng Diyos ang Sodom at Gomora. So itong mga taong ito, may context na gano'n, may concept na gano'n, kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanila. So ano ang resulta? Tandaan natin, kapag ka po ang tao nagpagamit sa Diyos, sumunod sa Diyos, merong divine endorsement ni Lord. Meron pong gagawin ang Diyos sa buhay po natin. So verse 5, tingnan nyo po. The Ninevites believe God. A fast was proclaimed, and all of them, from greatest to the least, put on sackcloth. So imagine mo, for 3 days, kanyang inikot ito, lahat ng tao doon sa Ninibe nagsisi. Simula sa pinakadakila at hanggang pinakamababa. So this is not the work of Jonah, this is the work of God. Ano yung ibig sabihin dito ng mga verses na sinasabi natin? Allow God to use you. Hayaan mo ang Diyos ang gumamit sa iyo. Mga kasama, mga kaibigan, huwag mo pabayaan gamitin ka ng mundo. Huwag mo pabayaan gamitin ka ng trabaho. Huwag mo pabayaan gamitin ka ng kasikatan. Huwag mo pabayaan gamitin ka ng pera. Huwag mo pabayaan gamitin ka ng tao. Pabayaan mong gamitin ka ng Diyos. Because it is for God's greater glory. Bumalik yung mga tao sa Diyos. Nagkaroon sila ng great fear of God. Nagkaroon sila ng pagsisisi. Nagkaroon sila ng ayuno. Nagsuot sila ng sako. So nanumbalik sila sa Diyos. When Jonah's warning reached the king of Ninibe, he rose from his throne, took off his royal robes,
covered himself with sackcloth and sat down in the dust. Pati yung hari na pinakamataas doon sa lugar ng Ninive, nung marinig yung message of the Lord, nagkaroon siya ng change of heart. Nagkaroon siya ng change of power, nandun siya ng change of obedience. Dati ang sinusunod niya, kapangyarihan niya, yung sarili niya. Ngayon, iba, ang Diyos na ang sinusunod niya. So nagsuot din siya, tinanggal niya yung royal robe. Kaya pala pagka tao mamamatay, kapag ka ang tao ang Diyos na ang kausap, hindi pala pwedeng iharap ko anong klaseng suot mo, no? Hindi pala rin pwedeng iharap yung bank book mo o kaya yung card mo. O ito, marami akong ipon. Tsaka hindi rin pala pwedeng iharap yung napakaraming diplomas and certificates. Uy, ang dami kong award, Lord, hindi mo na ako mamatay. Hindi pala pwedeng ganun. Itong hari na ito, siya mismo, nung ma-receive niya yung message na ito, there is something within him, na, Lord, kailangan kong bumalik sa Diyos. Tandaan nyo, kapag ka merong bumalik sa Diyos, meron kang maaakay pabalik sa Diyos. Pero pag meron kang paglayo sa Diyos, meron ka rin ma-influensyang lumayo sa Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, kumusta ang buhay mo? Papagamit na tayo sa Lord. Amen. Lahat ng mga taong makakasalamuhan natin, babalik yan sa Diyos, manunumbalik yan. At huwag niyong isipin, ay mayaman to, hindi ito tatanggap sa Diyos. Yan kasi minsan yung ano yun, no? Ay matalino yan, mataas ang posisyon yan, attorney yan, judge yan, milyonaryo yan. Marami kasi mga ganun tayo sa kaisipan natin. Tandaan natin mabuti, pag ang Diyos ang kumilos, maniwala kayo, may kapangyarihan ang lahat ng bagay na gagawin mo. Kaya huwag kayong masisino sa mga taong kausap ninyo. Huwag. At huwag niyong iisipin, mas bababa kayo sa kanila. Pagka ikaw sumunod sa Panginoon, gumawa ka ng the best sa Panginoon, maraming hahanga. At hindi yun sa akin. Hindi rin yung kay Jonah. It is the will of God. It is the way of God. Kaya po, mga kasama, gusto kong makuha ng bawat isa sa atin ito. At kapag kayong ma-impluensya, kapag yung hari, kapag yung pangulo nakakilala sa Diyos, maniwala kayo, marami siyang batas na gagawin patungkol sa kabutihan ng Diyos. Kaya huwag kayong matatakot sa mayaman, sa matalino. Huwag din kayong ay, pampangit lang ako, tsaka panghampas lupa lang ako. Pang-squatter lang dapat na nakakausap ko kasi ganito lang ako. Hindi ganun. Mga kasama, if God uses you, kahit ang hari, babaguhin ang Diyos. Kaya huwag niyong titingnan, mas mababa kayo sa iba. Huwag niyo naman din titingnan na mas angat kayo sa iba. Pantay-pantay lang tayo. Kahit na anong klaseng cellphone yan, kung analog yan o sa iyo, iPhone 12, parehas lang kayo. Minsan kasi yung yabang ng buhay, di ba? Pag analog ang cellphone, kung mag-text pa ganun. Pero pag cellphone, oh, walang signal ah. Pride of life. Minsan kasi nakatingin tayo doon sa mga bagay na nagagawa natin. Kaya hindi natin nasusunod kung anong kalooban ng Diyos. Tandaan nyo, pag nagpagamit ka sa Diyos, may matinding gagawin ng Diyos. Excited mo ba kayo doon, mga kasama? Yung mga mokong, yung mga parang ano, lang yung mukhang, mga mukhang mandurukot, yung mga mukhang, yun ang mga gagamitin ng Diyos. Tinan mo yung katabi mo, qualified ka. Pero sabi ng demonyo, hindi mo kaya yan, tinan mo nga tsura mo, oh. Tinan mo nga ang pamilya mo. May paggagawa sa iyo ang Diyos kasi. Kaya ka nandito, may paggagawa sa iyo ang Diyos. Kaya yung mga boss ninyo, huwag niyong gawin Panginoon, ang Panginoon natin si Lord lang. Kaya willing tayo na mawala ang trabaho basta ang Lord hindi. So pag ginawa natin ang mga yon, maniwala kayo mai-impluensya natin sila. At pag na-impluensya natin yung mga yon, sila ang magbibigay ng batas. Kaya po ang prayer ko talaga, ang presidente ng Pilipinas, maging kamukha maging kamukha ni Kristo. At noong ang hari na makakilala, nagkaroon siya ng proclamation. Kumbaga sa Pilipinas, presidential decree. It is favorable to all the people to go back to God. So ano ang sabi dito? Verse 7, this is the proclamation he issued in Ninive. Hindi na ngayon isang tao, hindi na ngayon barangay, hindi na ngayon sitio. Hindi na ngayon bayan, buong bansa. Pakisabi sa katabi, gusto mo ba maging Jonah? Saan mo gustong bansa pumunta?
Maganda yung mga ano, yung mga nagkakanyunan, yung mga may mga salbahe talaga doon, may matinding milagrong gagawin ng Diyos sa iyo. Siguraduhin mo lang napadala ka ng Diyos, ha? Siguraduhin mo lang 'yon, no? Si Desa tumatawa. Gusto mo pumunta sa ambansa? Sama mo si Chris, ha? Chris, sa ambansa kayo yung gusto pumunta. So, by the decree of the king and his nobles, do not let people or animal urge or plucks taste anything. Do not let them eat or drink. Naku, siya na mismo ngayon. Hindi lang yung mga tao, siya na mismo yung hari na ngayon na nagbigay ng decree na walang kakain. Maging hayop, maging tao, walang kakain. Eh tayo kasi pag nag-fasting, talaga gugutom, di kakain. Kaya sila hindi kakain para wag pong parusahan ng Diyos ang kanilang bansa. So hindi po pag nagpa-fasting, hindi yung hindi ka lang kakain. Tinan mo yung katabi mo, sino dito yung handang hindi kumain para sa pagbabago ng bansang Pilipinas? Tayo kasi, oh, ang bansa natin kurap, ang bansa natin hindi maganda, ang bansa natin third world country. Bakit? Pinag-pray mo ba yan? Ikaw ba masunurin sa batas? So, mga kasama, pag ikaw sumunod sa Diyos, makaka-influensya ka kahit ng hari o ng presidente. Tayo kasi hindi hari ang tawag sa ating presidente. But let people and animal be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Yun ang pinakamasarap, no? Pag ang presidente. Tayo kasi pambihira, oh. Pag may na-rape, walang human rights. Pag may pinatay na puser, pag may pinatay na adik, walang human rights. Pero pag ang adik ang namatay, ang pumatay, nang gahasa, wala rin eh. Parang walang batas. Tandaan natin mga kasama, dapat ang bansa maka-Diyos. Lahat ng masama i-eliminate, huwag natin pagtakpan kahit mahal mo pa yan sa buhay. Parang ayaw nyo. Walang piro-piro. Walang ngunit-ngunit. Walang teka-teka. Basta gusto ni Diyos, ni Lord, doon tayo. Di ba, boy? Tutin nyo to si boy, oh. Tumino lang yung mga kapatid, nandyan din ngayon. Pinag-pray din, nandyan din. Ilang taong kang adik, Brad? Ilang taong kang adik? 40 years. Ilang taong kang puser? Ilang taong puser? 5 years lang. 40 years na adik, 5 years na puser. Wala na kasing manakaw sa kanila, nagtulak na lang. Pagdadating yan, tinatago mga gamit, ano, baka mola. Kaya ito, naniniwala ako, gagamitin ng Diyos ang buhay nitong taong ito eh. Maraming adik ang manunumbalik. Tuloy-tuloy ka lang ha, kasi marami rin adik eh. Bumalik uli eh. Pero naniniwala ako, babalik uli sila. Kasi talaga sa huling sandali ng buhay natin, Diyos pa rin ang tatawagin natin eh. Maaaring ngayon, mayroong mga nalilibang, nakakalimot. Kasi gano'n naman talaga ang tao eh. Pag problematic, Diyos ko po, tulungan mo ako, maglilingkod ako sa'yo. Pero pag medyo masaya na, wala na. So, hindi intimate, hindi po ano yung kanya. Sabi niya, lahat, tigilan natin ang lahat ng kasamaan. Prayer niyo ba yan sa bansang Pilipinas? Yung bang kahit iwanan mo ang bahay mo na walang padlock, walang magnanakaw? Eh sa atin, pambihira, may padlock na tatlo eh. Ninanakawang ka pa. Bakit? Eh kasi nga hindi natin pinagpe-pray na gumanda ang bansa natin. Lagi tayong, ay, dapat nasa church, dapat kumakanta, dapat every Sunday uma-attend. Eh hindi naman makita sa buhay mo. So dapat, anumang uri ng kasamaan, mawala sa buhay mo. Mawala sa pamilya mo, kasi yun ang gusto ng Diyos. Sino excited may gagawin ng Diyos sa'yo? Sabihin mo sa atin, yes Lord, mangyayari yan. No, ito yung declaration eh. Bakit? Para wag gunawin ng Panginoon, wag pugnawin ng Panginoon ng bansang Ninive. So sabi niya, lahat magsuot ng sako, lahat magpray, lahat hindi kakain, lahat ng kasamaan titigilan sa bansa. Ang sarap nito, no? Yan ang pinakamasarap sa lahat, yung magsisi ang mga tao, talikuran ng lahat nilang masama. So kung ang ganda nito mga kasama, kung yung anak pasaway, nagsisi, magiging masunurin. Kung ang asawa, babaero, lasinggero, sabungero, lahat ng ro, pag nagsisi, babait yan. So ang ganda ng pamilya, ang ganda ng buhay, ang ganda ng bansang Pilipinas.
Pinangarap nyo ba yun, mga kasama? Kaya tayo, church, gawa nun. Kaya lang, magpagamit tayo. So itong hari na mismo, yung nag-decree ng mga bagay na ito, sabi niya, tigilan na. Who knows? God may yet relent and with compassion turn from His fierce anger so that we will not perish. Sabi niya man, yung Diyos, ano yan, mahabagin yan. Yung Diyos, yung kanyang galit, pwedeng mawala yan eh. Gawin lang natin ang mga bagay na ito. At yan ang prayer ko, na ang bansa natin maging maayos. Kaya tayo ngayon nahihirapan, kaya merong kriminalidad. Ako pagka may nababalitan ako, napatay, may pangit na nangyari. Lagi akong ano, Lord, kulang pa yung ginagawa namin. Kasi kung merong kumausap doon sa bumaril, hindi niya gagawin yon. So mababawasan ng kriminal, sana cell group mo na yon. Imagine mo, sana papatayin ko na. Kaso na, text mo ako eh. Nayaya mo ako sa cell group, di tuloy na tuloy. Pero salamat sa iyo ha. Yung mga ganung bagay, kaya hindi natin alam yung tao. Hindi natin alam kung ano yung kailangan, pero ang gusto natin, huwag sila mapahamak, huwag sila mawasak, huwag sila masira. At gagamitin ka ng Panginoon. Pakisabi sa katabi, balik lang. Now, balik lang. So the power of proclaiming the word of God is very important. So yung awareness natin, yung condition natin, sa lahat ng bagay na nangyayaring ito, hayaan natin ang Diyos, gamitin tayo. So lagi tayo nasa sentro ng kanyang banal na kalooban. In verse 10, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. Mga kasama, dahilan doon sa attitude nila, dahilan doon sa decision nila, bakit? Meron silang narinig mula sa tao ng Diyos na hindi naman magbuti, tao ng Diyos na masuwayin din sa Diyos, tao ng Diyos na muntik na nga mamatay dahil sa kanyang katigasan ng ulo, parang tayo. Sino yung aamin dating pasaway tayo? Pero nandito tayo ngayon, ginagamit ng Panginoon. Kaya mga kasama, stay connected sa inyong cell group, stay connected sa mga tao na nakapalibot po sa inyo, kasi gagamitin ka ng Diyos. At ang bayan ng binangonan, ang barangay na kung nasaan ka, gagamitin ka ng Diyos. So that is our turning point. Just go back to God. Balik ka lang sa Panginoon and then may gagawin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, mga kasama, huwag mong tingnan ang iyong pagkakamali. Huwag mong tingnan ang iyong pagkukulang. So, regardless kung ano yung status mo, ang kailangan masunod natin ang Panginoon. So, baaring marami ng alarma, warning signs na binibigay sa atin ng Panginoon, let's go back to Him right now. Balik na tayo. Maaring finances mo, alarming situation yan. Yung health mo, alarming situation yan. Yung pamilya mo, yung relationship, alarming situation yan. Yung job mo, alarming situation yan. Yung business mo, alarming situation yan. So you need to be aware. No, sa lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon, titingnan mo palagi, kasama mo ba ang Diyos? At yung paglalakbay natin na hindi natin kasama ang Diyos, mas mabuti pang bumalik ka agad tayo kaysa tayo ay mapalayo. Sapagkat pag bumalik ka sa Panginoon, yung iyong mission, yung iyong gagampanan, muli niyang ibabalik. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama, ang payo ng Panginoon sa atin ngayon, just go back to Him. Magkaroon tayo ng decision ngayon na this is my moment. This is my turning point. Enough is enough, Satan. Enough is enough, devil. Wala ka ng karapatan sa buhay ko, wala ka ng karapatan sa pamilya ko, wala ka ng karapatan sa future ko. Wala kang karapatan sa business ko. Sa lahat ng bagay na ginagawa ko, wala kang karapatan sa akin. Enough is enough, and I will go back to my God. And that is my turning point. Huwag mo nang hintayin mahirapan. Yung sukong-suko ka na, huwag mo na hintayin yun. Just go back to God right now. And He is our Father. He is our loving Father, protector and Savior of our soul. But you need to connect your spirit to His Holy Spirit. Hayaan nating mangyari ang mga bagay na ito. Mga kasama, napaka-importante ng turning point. Maaring hirap na hirap ka, pagod na pagod ka na, hinang-hina ka na. It's your turn to go back to Him. So it is your decision. Ngayon, ito yung ikaw lang ang gagawa. Walang proxy kasi sa decision. Ikaw din ang gagawa nito.
Kaya ang relationship kay Lord, personal. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, personal. Hindi tayo nagpe-personalan, pero lagi niyong tatandaan. Nagmamahalan tayo. Walang personalan dito, yung relasyon lang natin sa Panginoon. Kasi yan, walang proxy. Hindi yan pagka dito ka nag-church, tumanggap ka sa Lord, tagalangit ka, hindi po ganun yung assurance natin. Hindi po tayo religion. Religion lang po yung nangangako niyan. Pagka sumanib ka sa amin, pupunta ka sa langit. May mga ganun po kasi mga pangako eh. Hindi siya ganun. Ito po ay personal na relasyon natin. Ang Diyos po ay persona. Meron siyang gusto, meron siyang plano. At yun po yung lakaran natin. Yun po yung balikan natin. Yung plano ng Diyos, yung gusto ng Diyos. At maniwala po kayo, maaaring hindi lang second time ang binigay sa atin ng Panginoon. Maaaring third time, fourth time, but we are not aware. But I tell you, God is a God of many chances. Hindi po nagsasawa ang Diyos. Maybe this is your time. This is your moment to go back to Him. And to go back to His track, to His business na magawa natin ang mga bagay na ito. So, yung journey natin sa life, maybe hindi natin kasama ang Diyos sa ilang aspeto ng buhay natin. Pero gusto ng Panginoon na bumalik tayo sa Kanya ngayon. Hindi ko kayo kilala personally. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ninyo. Pero kilalang kilala kayo ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung sitwasyon nyo, yung condition ninyo. Kaya as we come to Him right now, in humility, Lord, I will go back to You. I will go back to You. Lord, gamitin mo uli ako. Remember si Samson? Pinakamalakas na lalaki sa banal na kasulatan at sa buong mundo na natala. Si Samson, kaya siya malakas. Kasi meron siyang mission sa buhay. Kaya siya malakas kasi ang Panginoon ay kasama niya. Kaya siya malakas kasi merong pangako siyang hawak-hawak o dala-dala. Yung covenant. Na kapag gagawin mo ang mga bagay na ito, sasamahan kita. Alam niyo, maganda kay Samson, noong una-una niya, lagi niyang kasama ang Diyos. Lagi niyang kasama ang Diyos. May covenant yung life niya. At ang covenant, huwag magugupitan yung kanyang buhok. That is his covenant before God. Alam niyo, dahil lang sa malakas siya, may kaya siyang gawin, nabuhay siya na hindi kasama ang Diyos. Kaya ang dami niyang kapalpakan. Dahil lang doon sa kanyang pagsuway, doon sa pagbibigay niya sa kanyang sarili, alam niyo si Samson, bumagsak po siya sa isang babae lang. Kahit na anong lakas ng taong si Samson, anointed siya by great power, pero bumagsak siya dahil lang sa babae. Pinagbigyan niya ng pinagbigyan ng kanyang sarili. At nung bumagsak siya sa babae, sinabi niya yung covenant niya kay Lord, and then pinutulan ni Delilah ng buhok itong si Samson. At si Samson, nawala ang pagsama ng Diyos sa kanya. Bakit? Nasira ang covenant. Our God is a covenanted God. If you promise, if you stick doon sa kanyang parameter, doon sa kanyang way, He will be with you. Pero pag pinili mo na lumayo ka sa kanya, magsasuffer ka. And one time, itong si Samson, akala niya same pa rin. Pag gising niya, hinang-hina na siya. So yung mga Pilisteo, hinuli siya, binulag siya, ginapos siya, ikinulong siya. Yun ang nangyari kay Samson. Because of his disobedience to God. Because he ran away doon sa calling ng Diyos sa kanya. Kaya lang God is a God who really loved people na ginagamit niya. So si Samson, pinagkatuwaan po siya. Talagang dumaan siya sa marahas na masalimuot na pamumuhay. Ginawa po siyang alipin, ginawa po siyang tagagiling ng trigo, ginawa po siyang katatawanan. Yan ang buhay na wala sa Diyos. Bulag, katawa-tawa. Wala na ang presensya ng Diyos sa kanya. But one time, in his turning point, a U-turn is left for him. Pinagkakasiyahan siya ng mga tao. Ginagawa siyang entertainment. Hanggang sa dumating yung time, sabi niya, Lord,
One more time, one more chance. Let's do it again, Lord. Then Samson prayed to the Lord, a sovereign Lord, remember me, O God. Please strengthen me just once more and let me with one blow get revenge on the Philistines for my two eyes. Imagine mo, selfish pa rin yung prayer, pero ginrant ni Lord. Kasi mahal ng Diyos ang mga taong kanyang ginagamit. Mahal ng Diyos ang kanyang ginagamit. And the rest is history. Pinadala po siya doon sa pundasyon. And then sinake niya, kapag binasa natin yung ano, yung moment na yon, verse 29, tingnan natin, anak. Thank you. Then Samson put his hands on two center pillars that held up the temple, pushing against them with both hands. After he prayed, after he asked God to guide him, he prayed, let me die with the Philistines. And the temple crashed down at the Philistine rulers and all the people. So he killed more people when he died than he had during his entire life. Mga kasama, God is a God of many chances. Just go back to God. So let's do it once more. Pero ang maganda, hindi ito ang dahilan na ikamamatay mo. Hindi ka mamamatay dahil sa naghihiganti ka. Mamamatay tayong masunurin tayo sa Diyos. Si Samson, nagpray siya para makaganti sa kanyang dalawang matang binulag. Dinukot ang kanyang mga mata. Naghiganti siya doon. Hindi kasama ang Diyos, pero mahal ng Diyos ang mga taong kanyang ginagamit. Sino dito handa magpagamit sa Diyos right now? Hindi mo kayang gawin ang mga bagay na ito na hindi mo kasama ang Holy Spirit ng Lord. So let's make a commitment right now. Make a commitment. Lord, narito ako, gamitin mo yung aking buhay. Lord, gusto kong makabalik sa'yo. Si Samson, nabuhay siya sa kanyang sarili. Hindi siya nakikinig sa kanyang magulang, hindi siya nakikinig sa kanyang mga kababayan. At maging sa Diyos, hindi siya nakinig. Nung siya'y nabubuhay pa. Pero nung dumating ang pagkakataon, yung turning point ni Samson, nakinig ang Diyos sa kanya. Kaya mga kasama, this turning point is very important for you. Ikaw lang makakapag-decide. Hindi ko alam kung ano yung journey mo. Hindi ko alam kung anong experience mo. Pero let's go back to God right now. Ikaw lang ang makakapag-decide. Sa pagbalik mo sa relasyon sa Diyos, pagbalik mo sa plano ng Diyos, sa pagsunod mo sa Kanya. Hindi mahalaga kung ano yung bagay na nagawa mong mali o yung pakiramdam mo na parang tama. Ang importante yung pusong masunurin sa Diyos ngayon. Just go back to God right now. Maybe may mga personal choice and decision ka sa buhay mo na ginagawa mo lahat ng bagay. Nagdi-decision ka na muna bago mo ipag-pray. So, ang Lord, pinasusunod mo na lang. Minamanipulate mo na lang siya sa mga bagay na gusto mo. At habang naginagawa mo mga bagay na yon, papahirap ng papahirap. Hanggang sa dumarating yung time na nagkakaroon ka na ng pride. Mas angat ka kaysa iba. Mas magaling ka kaysa sa iba. Mas nakikita mo yung pagkakamali ng iba kaysa pagkakamali mo. But I tell you, let's go back to God. You don't need to be perfect. You don't need to be perfect. You don't need to be the best. Be a child of God. Be a child of God. Simply, be a child of God. So, ibigay mo lang yung sarili mo, Lord, I love you. Hindi yung mga bagay na gagawa ko, hindi yung position ko, hindi yung tagal ko sa church, hindi yung process na dinadaanan ko, hindi yung alam ko. But God, I know it is you. It is you, Lord. Do not get overwhelmed. Do not be overwhelmed by your achievements or your situations in your life. Maybe may yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, yung pamilya mo, yung relationship mo. Mga kasama, hindi po yan. Hindi yan ang dapat humadlang sa mga gandang plano ng Diyos sa buhay mo at sa pamilya mo at sa bansang Pilipinas. So be an instrument of change. Help other people to find their way back to God. You know yourself.
and you know your God. Sa mga sandaling ito, tapusin na natin yung mga bagay na nagpapahirap sa atin at hayaan natin gamitin tayo ng Lord effectively. If God uses you, if God is with you, kahit hari, makikinig sa'yo. Hindi mahalaga kung anong palpak na nakaraan mo. Ang mahalaga yung gagawin mo sa future. Yung gagawin mo pagkatapos nito. You will become better person. You will become better version of you. And God will use you mightily if you come to Him. If you go back to Him. Father, we come to you in humility. Lord, hear our prayers. Hear our promise. Hear us, Lord. Mga kasama, just speak words. Make a covenant before God right now. Maaaring yan ay sa trabaho, maaaring yan sa physical, maaaring yan sa relasyon, maaaring yan ay sa career, maaaring yan ay sa pag-aaral mo. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na yung pinagdadaanan sa buhay, na palagi ka nagdidesisyon, pero ngayon, Lord, yung plano mo, baguhin mo, Panginoon, yung puso ko. Just go back to Him. Go back to Him. Siya lang talaga yung ating kanlungan. Siya lang talaga yung ating proteksyon. Siya lang talaga yung gagabay sa atin. Siya lang talaga yung papatnubay sa atin. In our spirit right now, choose to surrender to His spirit right now. Submit to Him. Submit to Him right now. And resist any kind of evil in your life. Receive it right now. Father, thank you so much. We made a covenant and honor that, Lord, right now. Si Jonah, Panginoon, ginamit mo mightily. Isang bansa, Panginoon, dahil sa kanyang pagsunod ay nagbago. Pati hari, Panginoon, na impluensya ng iyong kaharian. At nagbigay siya ng batas na ang mga tao babalik sa iyo. At Lord, pinatawad mo ang bansang iyon. Yun din po yung prayer namin, Panginoon, ngayon. Lord, gamitin mo kami para sa pamilya namin. Lord, gamitin mo kami para sa bayan namin. Lord, gamitin mo kami para sa bansa namin. Lord, empower us and use us, Lord God, for your glory. We come back to you, O God. We come back to you. Thank you, Father, for everything. Bless us. In Jesus' name, amen and amen. Thank you po, Pastor, for that wonderful word. Sobrang na-encourage po kami. Mas lalo pa po kami na-motivate. And gusto ko din po i-acknowledge yung mga pumunta dito sa harap kanina at tumanggap sa Lord. This is the beginning of your new life. Yes, God. Naniniwala ko na there's always something great. Merong plano na maganda si Lord sa inyo. Magpatuloy lang po kayo. Diba, amen. Amen to that, AJ. So, we want also to acknowledge yung mga tumanggap sa ating live streaming. Ayan, naniniwala ko na hindi lang dahil pinag-desisyonan natin or hindi lang dahil pinilit tayo. Ayan, kung napadaan lang kayo din sa ating page or dito sa ating live, pwede nyong i-chat. Kung meron kayong mga nakikita, mga nag-comment dyan sa ating comment section, pwede mo silang i-chat or itong mismong page natin, pwede kayong mag-chat dito para tulungan namin kayo kung paano kayo makapagsimula ng bagong buhay nyo with the Lord. So, aside from receiving, nandito din dapat tayo to exercise our giving. Yes, so, family, are you excited? Yan, tama ka dyan, team. And gusto ko din po kayo i-motivate din and encourage. Meron po akong gustong basahin na verse sa inyo. Sabi po dito sa Matthew 6:33, AMP version po yung babasahin ko. So it says here, "But first and most importantly, seek, aim at, strive after His kingdom and His righteousness, His way of doing and being right, the attitude and character of God. And all these things will be given to you also." Ibig sabihin pala, hindi natin siya hanapin na, "Lord, nasan ka?" Hindi natin siya hanapin na, sisik natin siya, and we will, sabi ito, "His ways of doing and being right." So it's also Christ-likeness. So, lagi lang tayong isik natin yung word niya to seek the Lord talaga. Diba, tama din? Yes, AJ. So family, every time we give, lagi natin tatandaan na it is not all about the money. Kasi ang thinking natin, di ba, every time na nagbibigay tayo, ay wala akong pera, hindi ako magbibigay ngayon. Kasi pwede mo namang ibigay yung oras mo, pwede mo namang i-offer sa Lord yung effort mo. Yung pagpunta mo palang dito is a part of your worship. Yeah. Kaya family, magkaroon tayo ng puso na hindi lang dapat yung pera yung ibibigay natin sa Lord. Hindi yan sa laki or liit ng ibibigay mo sa
about your heart. Kung tinitignan ni Lord yung puso mo, kung gaano ka genuine sa mga bagay na ginagawa mo sa Kanya. So family, wag na natin patagalin pa. Yes, wait lang. So before po yun, sobrang na-encourage kami dun, Tin. And hindi lang talaga sa pera, pero sa oras at sa puso, diba? So ngayon, sa mga nandito po sa home, i-ready na po natin ang ating blessings. And sa mga naka-tuning naman sa live na hindi pwede pumunta sa home, you can contact your life group leader kung gusto mo pong magbigay ng tithes and offering mo. You can send it through GCash. So i-chat mo na lang yung leader mo or yung nag-invite sa'yo if you want to give para ma-guide tayo kung paano. And AJ, huwag natin kakalimutan yung mga nagsisend ng stars. So para mga nagsisend ng stars, we want also to acknowledge them, family, para, alam mo yun, hindi lang siya about dami sa social media kung paano ka nagbibigay. Katulad na sinabi ka namin kanina, it's all about your heart. Kung paano ka nag-humble down sa Lord every time you give. So family, so family, let's give! So alam mo ba, ano, team and family, isa sa mga hindi ko makakalimutan na word ni Pastor kanina, yung sinabi niya na we are responsible for our actions. Na lahat ng consequence na matatanggap natin or mararanasan natin, gawa yun or balik yun ng desisyon na nagawa natin na mali. Yes. So isa rin yun sa mga lagi natin tatandaan, family, dahil tinitake note natin lahat ng mga reminders ni Pastor. Ayan. So, naniniwala ko, hindi mo papauli yung mga nandito. Yes! Na, woo! Excited na ba kayo, family, para marinig yung mga takeaways ng nasa home? Yeah! Ayan. So, meron tayong mga ano, naniniwala ko na meron dito ko sa home na tinatap ng Lord ngayon. Kaya, kung ikaw yon, tumayo ka na dahil malulungkot ka kapag ka hindi ka tumayo ngayon. So, sino po yung gustong mag-share ng takeaways nila? Ayan! Meron na mga tayo! Hello, Ate Liza! Ayan, yung na-receive ko for this Sunday celebration, ano, let's go back to God and allow Him to use us. And hindi mahalaga na nagkamali ka. Ang mahalaga, natuto ka sa pagkakamali mo. Ayun po. Oh, maganda po yun, ate, ah. Thank you, Ate Liza. So, sino pa po, family, mga gustong mag-takeaways, mag-share ng kanilang... Ayan! Tito Boy po. Hello po. Hello po. Na-takeaway po ngayon yung ano, sinabi ng Pastor kanina na nakita mo ng mali, nagpapatuloy ka pa rin, yung ba sinasaktan mo yung sarili mo, bumalik ka na kagad. Mag-ano ka na kagad kay Lord. Tsaka yung mag-humility tayo, mag-humble sa sarili na humingi tayo ng tawag kay Lord, magpakababa tayo. Yun lang po. Amen to that po, Tito Boy. So, parang gusto pong sabihin ni Tito Boy na hindi dapat natin kailangan maging mas masaktan pa para lang bumalik tayo. Katulad na sinabi ko kanina, na anytime pwede tayong bumalik sa Lord. Anytime pwede tayong lumapit sa Kanya. So, huwag na natin patagalin yun. So, sino pa po, family? Alam ko, meron pa po. Ayan! Hello po! Ito, Delia. Sa akin, ang pinakang talagang nag-remark yung sinabi ni Pastor na our situation will bring us to our destination. So, napaka-impactful niyan sa akin kasi, di ba, turning point. Lahat kasi tayo, lahat tayo dumarating sa moment na nakakaramdam tayo ng discomfort, nakakaramdam tayo ng irritation sa mga bagay na na-experience natin, di ba? Pero, ayun nga eh, minsan, yung situation na yun,
pagka iaalalahanin natin siya, feeling natin yun yung pinaka-worst, feeling natin yun yung parang pinaka-nonsense sa part ng buhay natin, where in fact, that situation will bring us to our right destination, which is yung destination natin. Siyempre, diba, one way lang naman kay Lord. And with that situation, magkakaroon tayo ng learning, magkakaroon tayo ng bagong empowerment, ng bagong fire, ng panibagong heart, ng panibagong compassion to reach out other people. And ang maganda nun, with that situation, alam mo, yung life natin na akala natin messed up na, akala natin walang sense na, di ba? So our life will be transformed to a messed up life, to a life of message, di ba? Yung akala mo, nasa losing moment ka, hindi mo alam, God is preparing you to your winning moment. So, kaya sobrang thankful ako kasi, kaya siguro tumatak yun sa akin kasi I just, feeling ko, hindi feeling, kaka-undergo ko lang po sa turning moment ng buhay ko. And hindi ko alam kanina, habang nag-worship ako nung ministry time ni Pastor, bigla akong nakaramdam ng panghinginig, tapos naiiyak ako. And hindi ko ma-explain, pero I just felt yung presence ng Lord. And today, naramdaman ko na sinelyohan ng Lord yung naging turning point ko na na-experience nung mga nakaraang linggo. So thank you po, Pastor, thank you, Pastora, and thank you, Arine Night Family. Oh, thank you po, Ate Ethel. So, grabe yung shinare niya, Ate Ethel. Sobrang na-encourage niya ako. Lalo na sinabi niya na yung messed up life magiging useful na rin, magiging blessing din sa iba. Yes, so family, meron, gusto ko lang din i-acknowledge yung mga nasa live streaming natin dyan. Kung meron kayong mga takeaways, huwag niyo patagalin pa. Pwede niyo i-comment sa ating comment section, pwede niyo i-type, or pwede niyo ring share sa inyong life group. So, meron pa pong mahabol, ayan. So, hello. Wow! Linabol, isa-isa lang po. Yan, good morning to everyone. So, takeaway ko po today, bounce back. Napakahalaga ng bounce back na hindi ibig sabihin you have a successful career, hindi ibig sabihin you have many diplomas and certificates, hindi ibig sabihin na meron ka nung meron ka ngayon. The most important thing is go back to God. Yung importante pala yung uunahin mo muna yung kingdom, the Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Na as leaders, kasi lahat tayo, karamihan ng mga working, mga young professionals, mga working students, alam ko, kadalasan ang focus natin nasa work. But God revealed to me, seek Him first. At lahat ng bagay ibibigay nila sa'yo. Yung partner in life, God will give it to you. Yun. So thank you Lord and thank you family. This is my takeaway. Sa akin yung turning point, sobrang nakakakurot. Kasi ako yung taong sinasabi ni Pastor na wala namang perfecto, nagkakamali naman ako. Kahit ako yung pinakamalaki kumita sa bahay, ako yung pinakamabait, ako yung hindi nagugas ang plato, hindi ako perfecto. Tapos yung sa company, ma-share ko lang, yung sa company namin kasi, yung boss namin sa US, unfortunately, namatay sila due to COVID. So ngayon, hindi ako perfecto. Hindi ako magaling. Pero sabi nila, dadagdagan ko yung workload mo. Kasi nakita ko yung character mo. Nakita ko yung husay mo. Yung laging sinasabi ni Pastor na PCC. Performance, character, consistency. Sobrang laki na naitulong ngayon. Pati yung company namin ni Spectrum, hindi not to brag, pero marami na, may mga coffee shop, may company, nagawa sila ng package. Kami yung ka-tie-up nila for photo and video. So hindi na ako magmamarket, sila na yung magmamarket ng gawa namin. Yung gawa namin, Tatak Raining Light. And si Kuya Eric, si Pastor Lito, si Pastor Ate, si Dayan. Sobrang laki na naitulong nila. Yung dating mo kung na nandyan sa labas, sineshare ni Kuya Aldrin, binubuli ni Kuya Jeje. Ngayon, masasabi ko na
young professional na ako. At ready na ako for my next level. Kasi may turning point. Yan lang po. Maraming salamat po. Kaya Novi, your life is really a blessing po. Yes, amen po. Salamat po sa napakagandang mga, sa mga nag-share po dito sa ating harapan. So, ayan. So, few reminders lang po bago mag-end yung live streaming natin at itong Sunday celebration natin. Gusto ko lang po marinig muna dito yung mga talagang disciple ng Lord. Pwede pang sumigaw yung mga disciple ng Lord? So, meron po tayong mentoring this July 22. So, wag na wag po tayo magpapawali dyan. And dun din po sa mga couples natin, please be reminded po para sa inyong couples night. Yan. Dyan po sa July 24. Yan. So, meron din po tayo sa mga kabataan. Di ba, Tin? Yes! One side! So, yeah! One side! Or maging ngayon man dyan. So, woo! One side. Yes, ang one side po natin ay magaganap sa July 31. Yeah. So, naniniwala ko na merong, merong dealing sa'yo si Lord. Kahit bata ka pa, wala yan sa edad. And wag natin kakalimutan ng ating young professional. Yes! Meron po yan sa August 5. Ayan, see you po sa mga well-sider dyan. So, at sa mga nasa young pro. Yes, tama ka dyan, AJ. So, wag din po natin kakalimutan, family, ang ating Saving Lives, Saving Homes every Friday at 8 p.m. Ang ating quarantine training every Wednesday at 8 p.m. Yes, so, yun lang po, family. And wag na wag niyo po kakalimutan yung mga reminders natin dahil naniniwala ko na the best is yet to come. Amen. So, ayun lang po, and see you next Sunday!